welcome sa ating YouTube channel. Kung bago pa lang sa ating YouTube channel, pa-like, pa-share, pa-subscribe, and pa-hit notification bell para lagi update sa bago natin upload ng mga videos. So ipapakita ko sa inyo yung ating Spanish sardines bangus. So ito siya mga Mars. Malambot talaga siya, pati yung kaniyang tinik. Kayang-kaya siyang, kaya-kaya natin yung kainin. Mm. Malamang talaga siya. Masarap ang ating bangus. Sardines. Nakakilig, grabe. So ito guys ang ating bangus. So nasa isang kilo po yan, nasa tatlong piraso yung ating bangus. So hihiwain po natin yan, sariwang-sariwa po yan galing sa palengke yung ating bangus. So papakita ko sa inyo paano natin yan gagawin yung ating Spanish sardines bangus. So ito na po yung ating bangus, in-slice ko na, tsaka nakita niyo naman po kung na-slice na po siya. So ayan, so hindi ko na po sa inyo tuturo kung paano ko siya in-slice, basta in-slice ko na. So ayan, so ito yung tubig na to, ay binabad ko siya ng 30 minutes po. So nilagyan ko siya ng asin ng tatlong kutsara, tapos yung tubig, so binabad ko siya ng 30 minutes, yung punta doon ay pagbabrine. So ngayon babanlawan na po natin yung ating bangus. Ayan siya, iba na yung kulay niya, kasi tas malinis po ha, nilinisan po dapat ng mabuti. So ayan, babanlawan na po natin yung ating bangus. Oh, iba na po yung kulay niya. Ayan na siya, oh. Tsura niya. So, ayan. Babanlawan natin siya para matanggal yung kanyang medyo maalat-alat kasi binabad na natin siya ng 30 minutes yung ating bangus. So, guys, ito na yung ating pressure cooker. Yes, gagamit po tayo ng pressure cooker. Tapos, ito po yung ating ingredients, ang ating bawang, at saka yung ating bell pepper, carrots, at saka yung ating siling labuyo. Meron tayong konting sugar, at saka yung asin. Meron tayong suka. So, maglalagay na tayo, mag-assemble na tayo. So, ito, maglalagay tayo ng bawang sa ilalim. Tapos maglalagay din tayo ng carrots. Yes, maglalagay tayo ng carrots para masarap yung ating kuan. Maglalagay tayo ng sili na ano sa ilalim. So ito yung ating tawag nito, ating black olives at saka yung ating green olives. Meron tayong maliliit na anong tawag nito? Nakalimutan ko na. Basta maliliit na pickles. Yun, pwede yung slice, pwede din to. Tapos maglalagay tayo ng ito po yung ating black olives at saka green olives, ayan. Optional lang naman yan. Kung wala kayo, pwede din wala na. Pero mas maganda pa rin na kumpleto po tayo ng ating ingredients. Pero kung wala, okay lang. Kung wala, wala namang sapilitan. Charis. So dahil wala akong, ayan lang, tatlo lang kasi yung ating black olives na ano, sa toppings ko lang ito mamaya. Tapos maglalagay na tayo ng, katapos natin salansanin ng ganyan, maglalagay na tayo ng ating bangus. So ayan. So tatlong bisis ko po inagwasan yung ating bangus, ha. So yun, sasalansanin natin ng mabuti para hindi siya ma-stress. So ito po yung ating recipe, yung ating Spanish bangus sardines. Napakasarap po nito. At saka tumatagal po siya, hindi po siya basta-basta nasisira. Basta hindi lang po natin hawukin. Yun yung hawukin, huwag natin kamayin. So maglalagay pa tayo ng isa. Kasi kukuripos pa yun mamaya. Magliliit pa ito mamaya. So kinamay ko na ha, baka sabihin yung ano. Yan. Tapos maglalagay tayo ng next ng ating carrots. Yan, maglalagay tayo ng carrots uli. So medyo makapal-kapal yung ating carrots kasi para pag na-pressure cooker natin sila ay hindi siya madudurugs. So maglalagay ulit tayo ng ganun lang, black olives, tapos bawang, yan, bawang. Masarap ang maraming bawang. Maglalagay ulit tayo ng isang sili at saka ng ating, so meron pala tayo ng laurel. Maglalagay tayo ng laurel ha para mabango. Ito po siyang ating laurel. Tsaka yung ating whole pepper. Maglalagay tayo. Para bawat layer ay meron ng pantay yung ating kuan. Lasa ng ating, so maglalagay tayo ng ito pa. Sa pang carrots para hindi naman siya magdikit-dikit dito. Ang ating bangus. Dito. Dito ba? Dito ba? So mga mare, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, baka naman, pa-like, pa-share, pa-subscribe, and pa-hit ang notification bell para lagi tayong updated sa bago nating upload na mga videos. Mga madi, mga ano lang siya ha, medyo mahal yung ating kuan, medyo mahal yung ating, tawag nito, medyo mahal yung ating black olives. So kung kira nyo naman, gorabels. So ayan. Ito ba pa ating bangus? Mas masarap to kung medyo malalaki yung, medyo matataba yung ating bilhin. Kasi yung taba, naku, grabe ang taba niyan. Maraming, yung ating Spanish sardines ay maraming pwede paggamitan dito mga Mars. So mga Mars, ito na yung ating, tapos na tayo mag-layer-layer. Tatlong layer po yung ginawa ko. Ayan siya. Yung yan na yan ay black olives po yan. Slice lang kasi wala akong available na ating whole. So ito na yung ating vinegar, tatlong kutsara. Dito na tayo sa ating pagsasabaw, yung kanyang liquid. So maglalagay tayo ng salt, isang kutsara, at saka isang kutsara kalahating sugar. Ayan. So maglalagay tayo ng mixture ng soy sauce, dalawang kutsara, liquid seasoning, dalawang kutsara, at saka yung ating dalawang kutsara na oyster sauce, sinama-sama ko na sila dyan. Tapos maglalagay na tayo ng ating isang tasang tubig. Ayan. Lagay natin yan. Tapos maglalagay na tayo ng ating mantika. So yun yung ginamit ko ay canola oil or corn oil. Huwag kayo basta-basta gagamit ng oil kasi meron kasing oil na pag nilagay mo siya sa ref ay tumitigas. Ito po yung ating canola oil at saka yung ating corn oil o kaya yung isa pa.
mas maganda ho kung olive oil yung gagamitin natin. Pero mas mahal itong mga madi. So, dito na lang muna tayo sa ating canola oil. So, maglalagay tayo ng 1 litro hanggang sa malubog lang yung ating isda. Huwag kayong mag-alala. Ganun talaga yan. Maano talaga to sa oil. Tawag nito malako. Matakaw. So, kailangan pantay sa isda yung ating mantikang gagamitin. Huwag po tayong gagamit ng mantika ng basta-basta ha. Uulitin ko kasi nag-try na ako niyan before. Alam nyo ba yung mantika na ginamit ko ay pagkaluto niyan kasi pwede mo siyang RF. Tapos, para tumagal din siya, pwede mo siyang RF. Pwede rin hindi. Pero mas maganda kapag nire-RF kasi mas lalo siyang tumatagal. Pwede siyang tumagal yung ating bangus na Spanish sardines. Yun pala. Tapos, ang paglalagay ko sa ref, ay natulog yung mantika. So, maglalagay lang tayo ng, tawag nito, olive oil. Charan! So, ayan na siya mga Mars. Ito na. Dapat pantay po yung ating isda, yung ating sinabaw na oil, at saka yung ating mga ingredients. So, ayan na. Tatakpan na po natin yung ating pressure cooker. So, ayan yung ating, papalakasan lang muna natin yung ating, ang ating apoy. Tapos, pag nag-start na siyang mag-whistle, saka na natin hihinaan mamaya. So, ito pala, yung biflex ko pala sa inyo, yung ating olive, black olives. Ito siya, slice. Pero pwede yung mayroon naman itong, tawag nito, buo, yung whole. Tapos, meron naman tayo ditong green olives. Ayan. So, optional lang naman. Kasi medyo may pagkamahalan to. Nasa 150 to 130 ba ganun? Maliit lang siya. Oh. Ilan yan yung kanyang loob yan siya. Pang sosyalan. Charis. Tapos, ito yung ating black olives. Ayan siya. Pwede naman kung wala kang black, okay lang. Pwede naman green lang. Ito lang, okay na. Kung wala ka namang black, pwede green lang. So, wala ka namang green, yung black na lang. Na po siya, tatakpan na po natin, nakalak na. Tapos, aantayin lang natin na mag-whistle, mag-start, mag-whistle yung ating pressure cooker. Tapos, saka po natin siya hihinaan. So, ngayon, medyo malakas lang po muna yung kanyang apoy. So, wait lang po natin. Bye-bye! Nag-start na siyang mag-whistle. Ayan siya, oh. So, hinaan na natin. Ayan. Set ka nating oras. So, mga madin, off ko na. Kasi isang kalahating oras na tayo nagloto. So, check na natin kung okay na. So, ganito ako magpa singaw ng pressure cooker. Pangmadalian. So, ganyan. Nanon ko lang yung nagsubig. Ayan. So, saglit lang yan, ma-open na natin. Huwag natin pwersahin sa pag-open dito na nakasilyado pa siya kasi baka sumabog. So, ayan na, madi. Buksan na natin. Oh! Oh! Ay! Kita ko na sa inyo! Diba? Ang ganda-ganda. Grabe, ang sarap-sarap ito mga bi. Yung kanyang, pati yung kanyang kaliskis, pwede siyang makain, ayan. Tapos yan, pati yung kanyang tinik, napakalambot niyan mga Mars. Luto na po yan. Yan ang ating 2 oras ang pagluluto ng ating sardines bangus. Spanish sardines bangus. O, diba? Ganda-ganda. So, yan na mga Mars. Pwede natin ilagay sa jar, sa malinis na jar. Pwede kayo bumili ng mga lalagayan nito sa online. Or, pwede nyo ibenta or pangregalo sa ating mga kumare or ibenta nyo pang negosyo. Malaking kitaan po dyan sa ganitong bangus. Mga Mars, papakita ko sa inyo yung ating sardines na hindi siya titigas yung ating ginamit na oil. Kahit po yan ilagay mag-overnight o kaya kahit po yan matagal ilagay, hindi po yan matutulog yung ating oil. Ito na mga Mars, papakita ko sa inyo gano'ng nga ba siya kalambot yung ating ating Spanish sardines bangus. Malambot siya. Pati yung tinik niya ay kayang-kaya siyang kainin. Pati yung kanyang mga tinik. Ayan. Pati yung kanyang skin, yung kanyang kaliskis, kakainin natin yan. Pakita ko talaga sa inyo yung ating bangus na niloto. So, ayan. Malambot ang tinik niya. Ayan, may tinik siya. Makakain talaga yung ating Spanish sardines bangus. Masarap talaga siya, promise. So, baka naman, try nyo na ang ating recipe. Pati yung kanyang tinik. Yung kanyang tinik, Mars, nakakain talaga siya. Wala talaga siyang kasayang-sayang. Malambot. Grabe, tapos ang sarap-sarap. Huwag kong magalala sa oil, kasi safe na safe po yung ating oil. Yung kanyang corn oil at saka canola. Ang sarap niya, promise. Panalong-panalo yung sarap ng ating sardines. Yung ating Spanish sardines bangus. Yes! Ang sarap-sarap. Pwede siyang ibenta mga mare. Basta mag-costing lang kayo. Para hindi naman kayo malugi. Approve na approve. Ang sarap-sarap po talaga. Promise. Sarap po yung ating bangus. Ating sardines. Yan siya.
Tukal. Masarap siya yung ulam. Masarap din siya partner sa pasta. Pwede mo partner sa pasta. Tapos yung mga lettuce yun, pwede din po yun. Kahit saan, pwede siyang breakfast, pwede siyang madali ang ulam. Approve na approve siya. Madali lang siyang lutuin. Ang sarap talaga niya. Habang tumatagal, pasarap siya ng pasarap. Tapos hindi siya basa-basa ng sisera. Grabe, ang sarap-sarap. Panalong-panalo. Papagata ko sa inyo yung kanyang. Wala na siyang yung kaliskis niya. Ang sarap talaga. Grabe.